Good morning. Welcome to Joe Proud Pinoy Vlog Channel dito sa YouTube. Bigyan naman natin ngayon ng pansin, no, itong footage ng SM9 News, yung personal interview sa kay Congressman Marco Lita. Itong issue about sa ABS-CBN. Itong ating iwan ko ba, ano bang masabi natin itong si Senador Risa Hontiveros? Na yung interest lamang ng mga malalaking kumpanya, itong lalo na itong ABS-CBN, tinitingnan na ito ng senador na ito, yung ABS-CBN ay nagbibigay ng news o media. Itong ABS-CBN, yung interest nito ay pagpalaki ng negosyo, lalo na itong mga Lopez Group of Company. So itong si Risa Hontiveros, iwan ko kung ano ba yung pinakain ng Lopez Group of Company. Lalo na itong ABS-CBN na kung parang ano na, yung nanggagalaiti sa galit itong si Risa Hontiveros na gusto talaga na mabalik itong ABS-CBN. Ibatas yan, no? Sa 18th Congress na pinatigil na yan prangkisa ng ABS-CBN dahil sa napakaraming violation. Kaya yun, no, sa 18th Congress, lalo na yung sa dating Department of Justice, na may ano yan, maraming violation yung ABS-CBN at saka malaking pira yung mga hindi nila pagbabayad ng tamang buwis. Yun yung mga problema no ng ABS-CBN. At saka, yung ABS-CBN ay bias media yan. Tagal na tayo, no? Since pa na nag-ano tayo, ABS-CBN na ang kanilang ano yan, no, yung bias talaga yung mga ano diyan, lalo na pag may bayaran ng pira yan, may tao o politiko na gusto na sirain, sisirain ka talaga, hindi katigilan unless na. So tama talaga si President Rodrigo, si Tatay Digong, na yung mga media, maraming media yung bayaran at saka yung titirahin ka pag yun, no? Pag grabe yung tira sa'yo, left and right, minsan marama, sabay-sabay pa yan. Ilang mainstream media yung sabay-sabay na titira sa'yo. Kaya ito, pakinggan nyo, importante ito, itong issue about sa ABS-CBN, itong si Risa Hontiveros. Kaya wag na nating ibuto ito ulit, itong si Risa Hontiveros. Ang bukang bibig palagi nito, mga red tagging, no? Kasi isa rin ito sa mga ano yan, mga anghel ni Jose Juma Season, itong si Risa Hontiveros. Kaya sila ni Loren Legarda, yan yung mga congressman ng Acted Chair, si Franz Castro, itong kabataan party list, no? Yan yung mga mukha na yan. At saka yung sa Gabriela, yan yung mga inutil na mga party list na naluko yung Pilipino dyan dahil sa 1987. Konstitusyon ni Cory Aquino, na ang utak yan ay si Juma Season, kaya yan, nakapasok yung party list. Kaya yung 1987 konstitusyon yan, dapat talaga palitan. Yun, pinaglaban natin yan, no? Palagi natin sinisigaw dito ng 1987 konstitusyon, ang utak dyan ay si Juma Season, kaya dapat yan siya palitan. So balik tayo dito, pakinggan nyo yung komento ni Congressman Marco Lita. At saka itong si ano, no, walang kwinta na senadora itong si Risa Hontiveros, na yung mga interes lang ng mga malaking kumpanya, mga mayaman ang kanyang pinaglalaban, hindi yung interes ng buong sambayan ng Pilipino. So magandang umaga, God bless sa ating mga viewers at sa mga subscribers. Salamat po sa mga bagong nag-subscribe dito sa Joe Proud Pinoy. Makaasa kayo ng makabigay tayo ng mga totoong at saka mga hindi fake news na balita. MNI, truth that matters. Kasalanan ba ni Chairman Cordova yun kung mismong ang kamera na ang nagdesisyon na wag siyang wag bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN at i-raise pa niya doon sa CAA hearing? Ano naman ang kasalanan ni Chairman Cordova? Unang-una sinabi na nga, kinuha niya yung DOJ opinion pansamantala. Ngayon, nung palalimin nila yung kanilang pag-aaral, sang-ayon na rin sa petisyon ng Solicitor General noon, doon sa kanyang petition for co-warranto na doon ay lumitaw
ang napakaraming mga jurisprudence na hindi ka talaga pwedeng magbigay ng kahit anong permiso kung wala ng prangkisa. Yan ang batas. Ang ponente pa naman nung desisyon na yon ay si W. Cation ay yung dating Chief Justice Renato Puno. Hindi ba maiintindihan niya? Napakasimple naman pangintindihan niya. Ay maliwanag na batas yun sapagkat yun ay desisyon ng Korte Suprema. Bakit ipipilit niya yung DOJ opinion na kung saan ay ginamit ni Chairman Cordova na baka sakaling bigyan sila? Doon niya pinipilit na isangkot yung pag-uusap at sinisisi niya si Chairman Cordova. Hindi mo kanya ginawa ang pangako mo. Ay sinabi nga ng anong tao na paano kung ipipilit yun? Opinion lang yun. Sapagkat ako'y binigyan na kanya ng mas mataas na pasya o pagpapayo ng Solicitor General, sapagkat ang opisina ng Solicitor General ay yung statutory council naman ng NTC. Huwag niyang gagamitin yung hindi niya pagiging abogado. Eh kung hindi ka abogado, di mo maintindihan ito, wala na akong magagawa. Pero pinipilit kong ipaunawa sa kanya. Bakit naman yung ibang mga kaibigan nating senador na hindi naman abogado, pagka naman naintindihan nila yung paliwanag na nanggagaling sa amin, eh naintindihan naman at wala nang masyado pang sat-sat doon. Hindi siya nagtatanong para i-determine ang competence ni Chairman Cordova, kundi nagtatanong siya para ipakita niya sa bansa na nagkukunwari siya na ipinaglalaban niya yung interes ng mga nawalan ng trabaho. Pero ang totoo niyan, ang pinaglalaban niya, yung interes ng ABS-CBN at ikinakapit pa niya yung tinatawag niyang freedom of speech at saka press freedom. Hindi ba niya naiintindihan na ang ABS-CBN ay isang negosyo? Ibig mo ba sabihin, dahil ikaw ay isang facility ng press freedom o ginagamit ka sa pagbibigay ng mga sari-saring mga opinion, ginagamit kang isang network, hindi ka na ba susunod sa mga batas, sa mga patakaran at mga tuntunin ng ating bansa dahil ikaw ay nagkukunwaring pumakatid sa tinatawag na press freedom? Kamukha ng isang hanap buhay, kung mo ba ikaw ay isang public utility, hindi ka na pasasakop sa batas, hindi mo na babayaran lahat ng mga sagutin mo sa batas. Ganun ba ibig niya sabihin? Oo. Kom, kasunod nga ng pagkakatalaga kay Cordova sa bago niyang posisyon, nakikita, ano pong dating sa inyo when Senator Risa Hontiveros, sabi siya na it's a continuing injustice, kumbaga. Anong dating po sa inyo doon? Sa akin personally, parang iniinsulto niya ako eh. At iniinsulto niya ang buong 18th Congress na nagdesisyon para hindi na bigyan ng renewal o para hindi na i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN sapagkat napakaraming violation na kanyang ginawa at na-establish naman namin sa aming pagdinig. Bakit sasabihin niya there is a continuing violation? Eh, tapos na yun eh. Bakit sasabihin niya na there is a continuing injustice? Sasabihin niya hindi mo in-academic. Sasabihin niya na hindi pa resolvado ito. Anong ibig niya sabihin sa ginawa ng 18th Congress? Kami sa mababang kapulungan, gumawa ba kami ng isang bagay na nakasama sa ating bansa o hindi namin sinunod ang mga batas na nakaatak sa aming mga balikat? Sino siya para husgahan niya ang ginawa namin pagdidesisyon sa pagkaka-alis ng prangkisa ng ABS-CBN? Lumilitaw lamang dito na talagang ipinagtatanggol niya ang ABS-CBN hanggang sa panahon ito at hindi niya kinikilala yung mga nilabag. Ayaw niya sabihin yung maraming paglabag eh. Ayaw niya sabihin. Ang sinasabi niya lang, nawalan ng trabaho kanya ang maraming tao. And di na nakakapanood yung milyong-milyong Pilipino kanya. Paano kang makakapanood nga? Hindi mo ginawa ang tungkulin mo, kaya nasara ka. Kaya nga pati mga empleyado mo ay nasangkot sapagkat yung mga tuntunin na dapat mong gawin, yung mga bayarin, ang mga buwis na dapat mong bayaran, hindi mo nga binayaran. Ito ayaw niyang sabihin ito. So kapag binigyan mo ng renewal o ni-renew mo ang prangkisa ng ABS-CBN sa harap ng maraming mga paglabag na yon, ay yun ang continuing injustice. Mm-hmm. Yun ang perpetual injustice na mangyayari sa ating bansa sapagkat kahit na lumalabag pala ang isang istasyon, hindi pala kinikilala ni Senator Hontiveros yun. Ang kinikilala lamang niya yung pagkakawala ng trabaho ng kanyang mga empleyado at hindi niya kino-consider
na kahit pala lumabag ang isang network, huwag mong isasara yan sapagkat yan ay nagsisimbolize ng press freedom. Saan ka naman nakakita ng argumento na ganyan, Jade? Mm-hmm.